Manila na nalampak umano ng traffic enforcer sa Nabotas. Sinita kasi ng huli ang tricycle na minamareho ng pulis na wala unong prakisa. Nakatutok si Jun Veneracion. Ako, tingnan nyo ha. Pulis sa pulis. Yung pulis, sinapak yung traffic enforcer kasi sinisita, hinuhuli. Pag puli, hindi ako, may tanong ako sa pulis. Pag pulis ka ba, hindi ka na pwedeng hulihin. Pagka pulis ka, pag hinuli ka ng traffic enforcer, may karapatan ka ng sumuntok. No, hindi ako nagsabi, sila-sila. Eh, mga pulis nga nag-aaway oh. Tingnan natin. Alam mo, sino may kasalanan dito? Si Banat Bay. Kasi hindi na nagla-live. Kung nagla-live si Banat Bay, hindi sana ito nangyayari. Banat Bay, mag-live ka na kasi. Nanapak siya ng CCTV natin. Huwakan niyo! Huwakan niyo! Huwakan niyo, Chef! Lumabang ka! Lumabang ka! Ito, resisting arrest na. Okay? Hindi po natin masabi kung anong laman ng bag. But definitely, tingnan nyong mabuti, ayaw bitawan yung bag. Baka ano yan, ha? May pulburon. Kasi babanggitin dito mamaya. Meron sigurong laman niyang pulburon. O kaya may lamang barel kasi pulis nga eh. Ayaw niya ibigay. Kaya nung ayaw ibigay yung barel, magtatalo na sila. May delikado kasi pag ganyang mainit at may dumudukot sa bag, delikado yan. Viral na ang mainit na naging tagpo sa pagitan ng isang nakasibilyan na pulis Maynila at grupo ng mga pulis sa Botas sa pangunguna mismo ng kanilang hepe na si Colonel Alan Umitig. Nag-ugat ang problema ng takbuhan at saktan umano ng nakasibilyang pulis na si Master Sergeant Ramon Gina. Ayan, at tingnan nyo, kinukuha na nung nasa likod. Alam mo, mababait nga pulis dito sa atin, sa ibang bansa, no? Diyan sa Amerika, dami ko napapanood. Kahit sino ka pa, pagka in time of arresting na yan, na pumalag ka, in 10 seconds, wala ka sa ground. Ilalagay ka nila sa ground. Ito, 10 hours na atang nakatayo. Hindi naman. Traffic enforcer ng Navotas na si Mark Luzuriaga. Ang ending, arestado ang pulis. Bukuha na, ayaw pa rin, ayaw. Eh, ikaw ba naman ng pulis? Hindi ka papayag. Pulis Maynila, Maynila. Bitawan nyo na. Sabi, mismo pulis nagsasabi, huwag niyong ipapahawak ang baril. Delikado nga naman. May punto yung pulis. Kasi hindi natin alam. Baka pag napahawak yan, nako. Pag ganyan ang issue, magulo na. Tama ito, matapang itong pulis na ito eh. Kasi siya yung talaga nung hahawakan, sumugod na eh. Yan, kinatang nalang yung bat. Ayaw ibigay. Awak pa rin niya. Binabasahan na siya ng ano? Ng Sprite Right. Miranda Right, binabanggitan na siya ng Miranda Right. Pero tingnan niyo, hawak sa ano? Hawak niya sa bag, hindi niya binibitawan. Kaya yung nasa likod, para kung sakaling mabunot, mati-takedown itong nasa likod. Nakakulong na ang pulis sa Navotas City Police Station matapos sampahan ng reklamong assault upon the agent of a person in authority. Nauna yung pamunuan ng Manila Police District ay hindi natin kinukonsinte yung ating hanay kung sakali makagawa ito ng pagkakamali. Maraming salamat dyan. Tandaan po natin, marami pong pulis na matitin. Marami po. Ay strongly yan. Basta 90% yan. Iilan lang talaga yung mga pulis na talagang gumagamit ng kalokohan. Mas maraming pulis na matitino. At maganda yung statement na binitawan dito sa Manila Police na hindi nila kukonsintihin. Ay sa traffic enforcer na si Luzuriaga, pinara niya si Gina dahil walang prangkisa ang minamaneho nitong tricycle noong Miyerkules ng umaga. Pinara! Bawal mo paparahin, pulis. Nagmamaneho ng tricycle. Hindi natin alam kung pumapasada o private. No? Ito sabi na. Sabi ni Mirna,
Dapat dyan sa siraulong pulis na yun, ikulong at matanggal sa trabaho na kadiri ang mga pulis na ganyan. Yun po ang medyo nakaka... Ako'y nakakaawa sa mga ibang kasamahan nilang pulis dahil nadadamay sa mga ganitong klase. Eh alam naman natin, ang media, ganitong klase ang mga gustong pinapalabas. So, nadudungisan pati yung mga ibang pulis na matitino. O, ganyan po ang pangyayari dyan. Hindi pa niya alam na pulis pala ito. Tinakbuhan daw siya, kaya nagkahabulan. Hanggang sa humantong daw sa pananakit ng pulis. Sinapak niya po ako sa muso po. Tapos, sabi ko naman sa bakit niya po ako sinapak. Ayan po. Tapos sabi ko, sabi niya po, pulis ako eh. Yung kasamaan ko lang po. Yung... Pag pulis, hindi ko alam kung nasa batas yun. Pag ang pulis, sinuli mo, pwede kang sapakin. Makatakot. Kawawa ang mga MMDA, mga traffic enforcer dito, yung mga assistant, no? No. Pag lumabag sa batas ang pulis, huwag mo nang huliin. Sapak ang abot mo. Nagabasa niya ng bread. Natakot ako, chinook niya lang po ako, chinook. Sinakal niya lang po ako. Isa sa mga nakasaksi sa... Nilabasan ng baril. Ayun, yun ang talagang nakaka-target na. Kasi yan, may threat na yan. May kaso na yan, may criminal case na yan, naglabas ka ng baril. Sabi ni Bert N. Mill, pwede lang manapak ang pulis pag walang kamera. Mali yung pulis, di niya iniisip na mas matapang si Tulfo sa kanya. Ay, naku, delicate. So, matapang yung Tulfo na yan. Senator Tulfo, mga Tulfo. Black Mamba, kawawa naman. Medyo nakakaawa yung pulis, ay yung enforcer. Ginawa mo lang yung trabaho mo. Inuli mo yung ano, yung walang prangkisa. Nagmamaneho. Eh, dapat talaga hulihin. Eh, kaya lang, ganun pala eh. Dapat aalimin mo. Sir, wala ka pong prangkisa, pulis ka po ba? Ganon. Pag sinabing pulis, alis ka na, baka masapak ka. Pangyayari ang ginang na ito. Nakita ko po na nagkakagulo yung mga tao. Tapos yung sinilip ko kung ano yung nangyayari, may isa pong ano, naka-civilian siya. Tapos ganun-ganun niya yung, ano, sakal-sakal niya yung nakapula na enforcer. Desidido ang enforcer na ituloy ang kaso laban sa pulis. Hindi na namin siya nakapanayam sa harap ng kamera dahil nakakulong na. Pero depensa niya. Pinagmumura siya ng enforcer. Ito yung matapang na pulis, talagang kinastigo niya eh. Nilap siya talaga lumapit nang ayaw magpahuli. Habang siya ay pinapara. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24. Ayun na, nakakulong na. Pero sana, ito ay maging... hudyat sa mga pulis na mag-iingat kayo pag may media. Hindi, kasi matagal na pong kaso. Ito, hindi naman po ito panahon lang ngayong administrasyon. Kaya lang, medyo lumalala po ang sa balita, kung balita po ang titingnan natin, grabe ang balita ng mga kinakasangkutan ng mga pulis ngayon. Mas grabe ngayon kaysa nung dating panahon. Oh. Eh isipin mo, ngayong administrasyon na to, kakaano lang, puro ganyan na. Mantatapang ng pulis, kaya... Dapat ma-regulate yung baril eh. Kasi talagang... Ang dami pa namang road rage. Isipin mo ha, ikaw ay nilabasan ka ng baril sa daan. Kasama mo ang pamilya mo. Traumatic yun sa mga bata. Hindi lang sa matanda. Yes, traumatic sa matanda. Pero isipin mo, kasama mo ang anak mo. Or may kasama kang matanda. Very traumatic yun. Sana magkaroon ng magandang matutunan. Kasi ito daw ay viral na. So sana may magandang matutunan ng kapulisyahan dito na hindi po ginagamit ang baril pananakot. Ginagamit po ang baril para ipagtanggol ang mga mamamayang Pilipino na hindi kayang ipagtanggol ang sarili.
performance will start momentarily.